katotohanan. Alleluia. 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 Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga layo ng Cesarea, sako ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan, si Elias kayo. At may nagsasabi pa ang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magpatak ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimula ang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikahan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat na pag-ibig. Magandang umaga din po. Nasa ika 24th Sunday na tayo sa Ordinary Time. At dito, bigyan po natin ng pagninilay yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Sapagkat dito, sabi niya, "Kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Palagi na po natin itong naririnig. At itong naririnig natin ito ay isa sa napaka-sentro sa ating pananampalatayang Katoliko at Kristiyano, ang pagpapasan ng krus. Sapagkat ang pagpapasan ng krus ay parang tayo pinagninilayan natin bawat tayo nagpapasaan ng krus sa krus na pinasaan ng ating Panginoong Jesucristo.
signos. Sapagkat palagi kong naririnig sa mga matatanda natin noong panahon, yung salitang signos. Sasabihin niyan, pag may nangyari hindi maganda, sasabihin, ay, signos yan. Kaya, pag nakakarinig tayo ng signos, palaging ang pumapasok sa isip natin ay masama, hindi maganda, may sakuna, may kung anong bagay na maaaring mangyari na hindi tama. Dahilan yun sa salitang signos. Pero ang signos, mga kapatid, galing yan sa Latin na ang ibig sabihin ay tanda. Yung sinasabi natin kung sa Latin ang pronunciation ay hindi naman talaga signos, kundi sinus. Yan po ang tamang pronunciation niyan. Bakit ko po ito binibigyan ng pansin? Sapagkat si Emperador Constantino, hindi ba, noong siya nagdesider na maging Kristiyano, bago yung nangyari, ay may lumabas na sinyal na tanda sa langit. At ang sabi ng sinyal ay in hoc signum, o kaya ay in hoc signum vinces. Sa pamamagitan ng tandang ito, mananalo ka. Kaya nga nanalo si Emperador Constantino, ang anak ni Reyna Elena, at doon na po ang buong impero, kaharian niya ay naging Kristiyano. The whole of the Roman Empire became Christian because of that. Bigyan po natin ng emphasis yung salitang sinium o sinus o signos, sapagkat ang krus ay tanda ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Kaya makikita po natin, mga kapatid, sa unang pagbasa pa lang, ano na ang binigyan ng pansin. Ito po ay hula ni Propeta Isaías ng pagpasan ni Jesus ng krus. Ito ang bakas o anino na makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay pahihirapan. Maghihirap siya. Ngunit sa katapos-tapusan, siya ay magtatagumpay. Kaya po baga, makikita po natin dito, binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Ang tao po, mga kapatid, kung maaari lang, ayaw dumaan sa paghihirap. Sapagkat sa kanya, ang paghihirap ay signos o sinyal o tanda ng pagkatalo. Pero makikita po ninyo, mga kapatid, dito sa hula pa lang ni Propeta Isaías na binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Ano ba, mga kapatid? Hindi ako tumutol ng bukbukin nila ako. Hindi ako umibok ng ako'y kanilang insultuin. Hindi po ba daan ito ng krus ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po sa ating mga Katoliko, ang signos o ang tanda ng Santa Cruz ay napakahalaga sa atin, sapagkat ito ay sentro sa ating pananampalataya na palagi kong inuulit-ulit sa inyo yung salitang misteryo paskwal, sapagkat sa misteryo paskwal ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay naghirap. Siya ay ipinako sa krus. Siya ay namatay sa krus.
At pagkatapos ng tatlong araw, siya ay muling nabuhay. Kaya doon po sa mga tao na nakaantanda ng Santa Cruz, napakalaking bagay po yan sa atin. Minsan po kasi nagiging mechanical na lang yung pagkantanda natin ng Santa Cruz, parang wala ng kahulugan, para wala ng timbang. Pero doon sa sinaming bula ni Propeta Isaías, ako, binigyan niya ako ng pangunawa. Kaya ang tanong ko ngayon, mga kapatid, nauunawaan ba natin habang tayo ay nangaantanda ng Santa Cruz kung ano ang ibig sabihin nito sa ating araw-araw na pagkabuhay? Sa bawat sakripisyong dumadaan sa atin, nakikita ba natin yon na yun ay krus na pinabayagan ng Panginoong Jesucristo na ating pasanin? Subalit sa pagpasaan natin yan, sumusunod lang tayo sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Ebanghelyong narinig natin. Kung nais ninyong sumunod sa akin, pasanin ninyo